napakalaking factor ho talaga pag ang pamilya nag-i-engage, making that kind of interaction, nag-uusap lagi. Ang pag-uusap sa loob ng tahanan, napakalaking bagay ho talaga. Lalo-lalo na doon sa mga magulang na nagtatrabaho. At yung panahon na lang kung bang ginugugol pagdating sa weekend, sa hapagkainan, ay nag-uusap. Alam niyo mga boss, kuminsan sa pahapagkainan, makikita niyo ba? I don't know if you can connect to what I'm saying. I don't know if you can relate to what I'm saying. May mga pamilya kasi sa pahapagkainan na, yung mga anak nila, dala-dala pa ang cellphone. Kumakain na lang, cellphone. Hindi makano sa cellphone. Nakikita niyo yan. Nakaka-relate ho ba kayo? How's your family? Raymond! Music! Wala. Nakatulog na. Kaya nga sinasabi natin, we are family. Sa loob ho ng tahanan, kung tayo ho'y talagang pamilya, dapat importante nag-uusap. Itabi niyo ho muna ang cellphone. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, tayo ho'y either alipin ang teknolohiya or ang teknolohiya ay kumbaga gadget lang natin at hindi yan ang siyang magdadala sa atin. Napapansin niyo ho ba sa mga anak ninyo? Kayo ba'y nag-uusap kapag kayo nagkumakain? O kayo'y galit-galit o walang pakialam o naka-cellphone? Kayo ba'y kuminsan nanay, tatay sa harap ninyo, anak ninyo, kumakain nila, naka-cellphone pa rin? Well, malaking bagay ho to. Kung hindi nyo ho nakikita niyan, sooner or later, makikita nyo ng pagiging addict ng bata sa cellphone. Sooner or later, mga anak ho natin, binata ba yan? Or may mga edad na yan, pagkaharap natin sa pagkainan, telepono pang inaatupag. Well, I will tell you this. Kahit na ho ako, ama, kuminsan nagkakamali ho yung aking anak, yung susunod sa aking yapak. At hawak ho ang cellphone, kami nag-uusap, pinupun ako. Turn off your cellphone. I don't want that cellphone on. Get that cellphone out of the table because I don't want it to see it. Ganun ho kami nag-uusap. And then I have to make him realize na hindi po pwede yan. Minsan lang tayo mag-uusap. Linggo to. Tapos yung oras natin, magtsatsagaan lang tayo. Wala pa tayong isang oras sa pagkainan. Nanakawan mo pa ng oras na kung saan. Kaya kayo mga magulang maging responsable. May mga magulang, pinapalaki ho ng kanilang mga anak. Sa halip ang magulang, nagpapalaki ng anak, ang mga anak ang nagpapalaki sa magulang. Akala ng mga magulang, pagmamahal yung bahayaan mo, mag-gadget dyan. You better, you know, take care of your kids or the kids will take care of you. Now, either you lead or the kids will follow or the kids will lead you and you, the parents, will follow. Anong pinag-uusapan ho natin dito? Cellphone. Ang cellphone ho, malaking bagay, teknolohiya ho, it connects us to all the world outside. That's the beauty of this technology and we can search anything to our advantage. Pero pag yan ho'y medyo may interference na sa loob ng ating pamilya, magduda na ho tayo. May mga pamilya, may mga magulang, denial syndrome, nothing wrong with a cellphone. You're wrong. Until you see the problem there, until you accept na may problema, you will always be in denial. And one of these days, you'll just be surprised. You're just going to be surprised that wala ka ng interaction sa bata or sa mga binata mo or sa mga adult kids mo because do not allow cellphone kung kayo magkumakain. Bago ho umupo sa hapagkainan, may rule. Walang may cellphone habang tayo kumakain. Walang magbibit-bit ng cellphone, lahat tayo kakain, mag-uusap. Try it. It works. Example, yun ho mga bitaggers pumunta sa isang resort na kung saan, walang signal. So dahil walang signal, usap-usap sila. Napakaganda ho talaga na kung minsan, wala kang signal. Ang cellphone mo, inutil. Merong ibang addict, lalayo doon sa laot para lang makakuha ng signal. Aakit ng nyug para makakuha ng signal.
gagapang papunta sa bukid, alin na ilog, pitong bundok, tatawirin, makakuha lang ng signal. Sobra ho, ano, di ba? O, masyado namang exaggerated. Ang ibig kong sabihin, nakakonect na ho ba kayo? Nakita ko ho yan sa mga tao ko eh. Nung sila ho'y nag-banding sa resort ho ni Karay Herrera, sabi ko, I love this place. Sana walang koneksyon ng cellphone forever. So that yan hong lugar ang pamilya mag-uusap sa resort, Raysam. So now your cellphone is so useless and you will be forced to talk to each other. Enjoy the place, continuous enjoyment. Paano mo ma-enjoy yung place ang cellphone mo alipin ka? Paano mo yung continuous excitement, sabi nga ng ang ad natin, feel the continuous excitement ng lugar, the beauty of the place, the white sand, the blue water, blue sky, buisit na cellphone, inaagaw yan. Kaya napakaganda ng lugar na kung saan connect dati, walang cellphone, walang telepono. Obligado ka makipag-koneksyon sa kapwa mo. Gumaganda ang inyong pakikipag-usap. Kasi kung hindi, eto, buisit. Make sure na ang cellphone ay inyong alipin sa paggamit nyo magkaroon ng koneksyon sa mundo. Hindi kayo alipin ng cellphone. Gamitin mo ako. Matutulog na lang. May cellphone sa tabi. May kilala ako dyan. Sus, tulog na. May cellphone pa rin. Nagre-ring yung cellphone. Buisit. May kilala ako. Sa upuan pa lang. Cellphone. Wala. Sa CR, cellphone. Sa trono, cellphone. Sa banyo, naliligo. Cellphone. Siguro. Habang sila nagkakaroon ng intimacy ng kanyang mahal sa buhay, naka-cellphone. Be careful, baka yan, makikita yan. Tapos lumabas sa social media, ha, merong iba, cellphone. Ibang usapan pala yun. Cellphone. Bow.